Dito sa akin, pag bagong buho, talagang sasagad ko ng rave. Pag sumabog man, okay lang. Kasi maganda pag sumabog nandito sa akin. Gago! Yung mga idol, ha, mga dang umaga, may customer tayo. Galing, boss, saan pa kayo? Galing, boss? San Juan, Batangas. Mamaya ako sasabihin sa inyo kung anong problema na rave. Ito kasi, karga doon sa may tricycle na yun. Aray, kasama ni boss, ayan. Yung inite, ayan, kinargayan dyan. Boss, itong nangyari nito, ano palang nangyari? Yung naandar po, nasa grind namin. Tapos, paanda rin mo na, ayaw na. Tapos, hindi pa nabubuksan ta na. Ayan, hindi pa ito nabubuksan. Tapos, dito mga kulaog, alam na rin ni sir na loss compression, boss, patsyakan mo. Ayan. Sige lang ha. Yan mga kulaog, talagang loss compression yan, dito pa lang sa talog. Sige boss, patsyakan mo. Ayan o. Oh. Okay, okay na, boss. Tapos, ito, boss, wala, hindi pa talaga nabubuksan. Ayan. Ngayon pa lang. Tapos, ito si Idol. Idol, saan nga galing, Idol? Mahihay Laguna. Saan yan? Mahihay Laguna. Mahihay Laguna, pa, malaylayo din. Ang problema ni, anong problema nga? Carburetor. Anong takbo lang? 60. 60 lang ang takbo. Gagawin natin 100. Para hindi naman logi si boss. Kausap na natin to, ano? Kachat niya yung... boss ko sa boss sa carb. Ito na ipapalit namin. Dito mga kulaog sa carb namin, hanggang sa magsawa ka na, hindi masisira to. Ay wag mo lang talagang ipato at talagang basag to. Ay mga kulaog, ayos ang carb na rin, Urik Thailand na rin. Tutunan natin doon, tapos balik tayo din kay boss. Ito hindi pa nabubuksan. Yun ang problema sa kuwan, sa ayon yung i-refresh kasi goods naman, yung katulad ganito, goods. Hindi pa nabubuksan, ayan, stock pa talaga lahat. Ang napalitan, carb lang. Tsaka yung sa carb naman kasi, kailangan mag-plug reading din. Gawa nang pwede rin mag-cause of loss compression kasi pagka, ano pala, pagka labis sa gas, pwedeng mas mabilis makaka ano ng carbon. Kaya kailangan din pag nagpalit ng carb, kailangan nakatuno talaga para hindi kakapal yung carbon, hindi basta hindi sala ang supply. Kailangan talaga tunado at saka yung supply ng gas tama lang para hindi magka-carbon. Kaya sa mga ganitong bago lang, sigurado ito barbula na naman. Pero check pa rin natin para sure ano. Mamaya update ko kayo kung anong nagiging problema sa motor ni boss, ano. Ayan mga kulaog, kalas na. Wala naman siyang masyadong, ano, carbon. Nagkamali ako, ayan ang carbon deposit, wala naman, ari lang. Pasensya na kayo. Kasi akala ko naman, kasi 30 na ba ito, boss? Ayan. Kalimitan kasi. Ayan, oh, yung nagko-comment dyan na kung paano basahin, oh, basahin mo ng ice dyan, idol, oh. 31 yan, 1,000. Tapos, aray mga kulaog, balik tayo din eh. Malinis naman. Ibig ko sabihin, siguro magandang bigay ng carb. Pero sabi kasi ni boss, palyado. Ayan, wala lang problema dito. Dito tayo sa head. Ito mga kulaog ang problema. Siguro, ayan, kung nakikita nyo yan, kinain ng strap. Ayan, cable tie. Ito. Oh my God! Ayan mga kulaog, naipit yung strap. Ito, hindi ko alam kung anong ginawa ni boss. Baka siguro pagod na sa katuno. Silagpakan ng mga strap siguro, kaya nayamot na. Ngayon mga kulaog, kaya nangyari ito, pwedeng open carb. Ayan, naka-open carb kasi si boss. So ngayon, ang advice ko naman para hindi mangyari sa inyo to, basta kayo naka-open carb, linisin nyo lahat yung mga nakatapat sa bunganga ng carburetor para hindi mangyari katulad dito. Ayan, kumain ng strap. Kahit si boss nga, hindi alam kung bakit nangyari ito. Ito lang nagiging issue mga kulaog. Siguro, alam ko may magko-comment dito. Yan ang problema sa open carb. Gaya na naman ang sasabihin. Wala tayong magagawa mga idol. Kasi gusto nung may-ari, kailangan may open kasi nagpalit ng carb. Ngayon, kung sira na ang stock, wala na tayong magagawa doon. Kailangan talaga magpalit ng carb.
So kaya nangyari to, hindi lang siguro napansin ni boss, may maluwag lang siguro na nakatapat sa bungangan ng karburador, kinain to. Kaya nangyari itong ganito, nag-loss compression. Ito lang issue mga kulaog sa motor ni boss. Kaya para hindi mangyari to sa inyo, iingatan nyo lahat ng nakatapat sa bungangan ng karburador nyo. Pag naka-open kayo, pilinisin nyo na pati yung mga wirings kasi pwedong higupin nyo na. Ito mga kulaog, check natin kung pwede pang valve or kailangan na magpalit anong baka na disalign. Mamaya update ko kayo mamaya pagka naayos na natin ang motor ni boss, tapos papandarin natin kung andara na. Ay mga kulaog, abo na ang motor ni boss. Ito na ang moment of truth. Ito pala, nakalimutan ko, inasinta natin to, tapos niresume natin ulit ang intake. Baka masira ang cam, gawa ng black cam pa naman. Tapos ayan na boss, andar kaya to boss? Andar yan. Ay naman. O tingin mo ang kicker mo kung matigas na, kung may kapit na. May nakapit na. Ayan mga kulaog, nakapit na daw ngayon. Wala pa tong gas, paandarin muna natin. Start mo na. Ayan mo muna kami na. Nako, walang baterya. Teka. Boss ko lang mga kulaog ha. A few moments later. Ay mga kulaog, under na. Tahimik na talaga yan. Check muna natin ang langis. Kung may umahon sa cylinder head. Lagi niyong tatandaan, ito tips na naman to. Basta pag nagbuo kayong makina, laging titingnan ng langis para hindi madurog ang head. Ayan, pag may tumulo, okay. Ayan mga kulaog, okay na ang motor ni boss. Boss, okay na kaya to? Okay na yan. Huwag mo pa kakainin ulit ng strap. Puta ngayon, dadalhin mo na naman at napakalayo pa sa Laia pa daw, Laia. San Juan, Batangas. Pinalitan ko ang jet niya. Wala pa tayong kinukot-kot dyan. Ang jettings kasi niya ay 34, ginawa kong 38. O ayan, testing natin. Rib natin. Ano bang carb mo, boss? Pitch bike 28mm. O ayan, pitch bike 28mm. Testing natin. Rib natin. Kung okay. Ayan mga kulaog pa rin ang minor niya, 1.2. Mga kulaog, dito sa akin, pag bagong buo, talagang sasagad ko ng rave. Pag sumabog man, okay lang kasi nandito. Mas maganda pag sumabog nandito sa akin. Mahirap pag sumabog na wala dito. Kasi pwedeng kinalikot ng iba, nasasabihin, gawa ko. Kaya dito pa lang mga kulaog, binubumba ko na yan dahil alam ko na pag dito pa lang, na alam kong hindi nabibigay ang makina. Lahat ng ginagawa ko motor, ginagayan ko talaga. Kaya minsan nagtataka ang mga may-ari bakit ko binubumba. Mas magandang sumabog na nandito, at least gawa ko. Pero pag sumabog yan na hindi ko gawa, gawa ko tapos dinala mo na matagal na sa iyo, pwedeng sasabog ang motor. Depende kasi yan sa maintenance mo. Kung may mga maluluwag, halimbawa maluwag na ang timing chain, sira ang tensioner, nasabog, sasabog talaga yan mga idol kasi hindi nyo pinapacheck. Kaya pag may nararamdaman kayong hindi maganda sa motor nyo, pacheck nyo. Sa akin, libre ang check up. Basta pag may nararamdaman, ano boss? Diretso agad dito. Huwag mo muna patingnan sa iba. Kasi pag napatingnan mo sa iba yan, sigurado sa akin may bayad ka na uli. Yun lang mga kulaog daw. Pwede nyo subukan. Pag hindi gusto, may ayawan naman yan. Yun lang mga kulaog. Maraming salamat.